But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. Lead me, O Lord, in thy righteousness, because of my enemies. Make thy way straight before my face. Ako muna, for there is na... Hello, check mic says, for there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulcher. They flatter with their tongue. Destroy thou them, O God. Let them fall by their own counsels. Cast them out in the multitude of their transgressions. For they have rebelled against me. But let all those that have put their trust in thee rejoice. Let them ever shout for joy, because thou defendest them. Let them also that love thy name be joyful in thee. Sabay-sabay. For thou, Lord, will bless the righteous. With favor will thou compass him as with a shield. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. Pray na kayo po yung pala sa iyong pag-aaral, Panginoon. Makita namin ang righteous na tao, Panginoon, sa inyong biyaya. Kami po yung pwede maging ganito, mabilang dito, Lord. Ay pinagpapala, Panginoon. So, encourage ang bawat isa, Panginoon. Hindi kami manghiya. Totoo na kami po yung pwede mangyari sa amin to, Lord. Of course, yung blessing sa amin at favor. So, ilang po, Lord. Mga isa lang sa ibabaptize. Mga isa lang nangyayari, Panginoon, sa church. We pray na just grow us, Panginoon. Kayo pong dagdag. Kaya magpala at magprotekta. Ngayon mo lalati, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Mga po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Title po natin ngayong umaga ay kalam bakit nag-a-update to. Blessings and favor to the righteous. Okay? Blessings and favor to the righteous. Sa Tagalog, na pagpapala at pabor sa mga matuwid. Basta walang matuwid. May matuwid ba? May matuwid ba? Hindi, walang pagpapalain. Yan, okay lang yan. Kasi yan, sa, ganito po yan. Ha? Yung context ng kaligtasan, sobrang righteous mo, wala kang kasalanan, yun ang walang righteous. Okay? Ibig sabihin, pag inusapan, naalala niya ating inano ko dito ng table eh. Ganun kasi yan, again, context. Kasi pag ang pinag-usapan, kaligtasan, kabutihan para maliligtas ka kasi ang buti mo. Walang mabuti. Okay? Pero outside of that, meron, of course. Nakikita mo yung sa Bible eh. So, anong sagot doon? Depende, pastor. Matinatanong mo. Yan. So, di ba, si Noah, ang sabi niya, perfect and just. And then, si Noah, ganun din. Sinabi ko, Noah, si Job, si Ezekiel, si Daniel. So, meron. At ganun tayo dapat. Amen? Righteous. At by the way, tayo pinagawang banal. Ginanap. Ano? Pinagawang banal. Basta inaring banal o inaring ganap. Yan. Perfect. Ibig sabihin nun. In Jesus. Amen? So, justified, therefore righteous. Holy. Okay, sabi sa Bible, holy brethren. We are holy. Amen? Hindi holier than thou, ha? Alam niyo na ba yung kasabihan na yun? Holier than thou? Banal-banalan. Or yun yung tinatawag nyo ng mga self-righteous sarili nila. Ah, banal ako sa'yo. Mas banal ako sa'yo, ha? Hindi tayo ganun. Positive naman tayo ngayon. Ano daw yung mga blessing? Para ma-encourage tayo kasi nakikita ko minsan, yung iba, though ano to eh, series na sa Psalms eh. Pinapansin ko na iba, kaya yan, nagsasawa, yan, pinagpalit yung church sa Tampo, pinagpalit yung church sa Salabada, Diba, parang yung topic natin last Sunday naman sa Hebrews 10:25. So, huwag tayong panghihinaan dahil lang sa maliit na bagay. Maraming blessings sa righteous. Hindi ka maubusan niya. Asa rin ako. Mas marami pa rin blessing. Kung tinimbang mo yan. Amen. Hindi ka dapat panghinaan. At ako minsan yan, pag inaano ko rin, ginagawa natin, ginagawa ko personally. Tapos nakikita ko ibang tao.
yung nagawa din sa buhay nila, nakukumpara ko, is it worth it? Of course. Actually, ayaw mo pumunta doon pag naintindihan mo talaga. Tinatago lang nila yung miserable nilang buhay. Mamaya, punta tayo sa mga bakla na. Pero, blessing pa rin pag nasa Panginoon. Amen? At hindi lang basta nasa Panginoon, kasi iba talaga, ligtas din naman. Pero wala, as in, wala sa sento ng kalooban ng Diyos, wala sa church. Medyo naglilingkod, medyo lang. So, kaya para ma-encourage tayo ngayon, tingnan natin yung mga ilang blessing, no? Tsaka favor. Alam niyo yung favor naman. Ibig sabihin, dahil ko nabanggit to, eh, di ba? Pabor. Ibig sabihin, parang si Christian, di ba? Napabora na naman. Okay lang kasi matagal lang ngayon. Overdue na yun, di ba? Kaya minsan, nag-aaral ko, anong paano ko mabayar? Hindi naman. Actually, ganun talaga, sir. Dapat nga, hindi tayo naghihingi ng bayad. Amen? Sa diadem, ganun yun. Wala yung pag-volunteer. Linis tayo, mag-ayos tayo. Walang bayad yun kasi. Pero ako, gusto ko pag talagang physical work na talagang trabaho, gusto kong meron. But anyway, yun, napaburan. Pero hindi niya maalala, yun hindi ko alam. Mabuti ba araw mo kahapon? Parang wala, anong ibig mo sabihin? Hindi, nahihiya lang yun. So, iwasan niyo yung masyadong mahihiyain din, ha? Makaipamit ko yung sarili ko sa inyo. Ako'y bata. So, natuto rin naman ako. Amen? Joshua? Christian? Kutosan ko kayo eh. Balance lang. Okay. So ito, kaya titingnan natin yung mga blessing para gustuhin natin, ma-encourage tayo. Actually, mga ano lang to, mga ulit na lang to eh. Pero ito yung nakita natin sa Psalms 5. Pisa natin. So, number one, medyo basic to. Pwede natin ibigay sa basics to. Ano yung mga blessing na dapat natin i-desire? Hindi naman masama yun eh. Diba? Ang Diyos nagbigay eh. Hindi naman mukhang pera agad dahil sa, hindi. Tsaka pag ang Diyos nagbigay, hindi naman siya abusado, hindi naman siya papainan ka lang, diba? Alam niyo, papainan. Hindi ganun ang Diyos. Pag talagang legit yan, ano yan, blessing yan. Naalala ko tuloy sa trabaho eh. So, kung pag-usapan kasi nga, mga bata kayo, nangarap, may mga trabaho po, hindi yung laging nakatingin ka sa pera. Pero hindi mo pwede sabihin wala yung pera. Wala na sa akin yung sa... Hindi ko naisip yan, basta bigyan mo lang. Nari, ano ka, suma kong laudi ka, kahit ano po. Kahit minimum, bayad sa okay lang po, parang ang tanga naman nun. Ipantay mo rin, di ba? Kasi may pinaghirapan kami, nag-invest ka ng time at anong in-invest mo dyan, bakit ka nagkaganyan, di ba? So, yan. So, ngayon, pero may mga trabaho na ang laki ng sweldo, pero walang kwenta. Kahit na yun. So, yung contrast din natin yun na yung mga parang ito nga nakabubwisit ako minsan. Salamat sa inyo kasi na-train kasi kayo sa salita ng Diyos eh. Pero pansinin niyo yung ibang churches. Now, never kayo makainggit dyan sa mga CCF dyan. Kahit sa mga ibang Baptist na Pentecostal na puro bunganga. Pinagpala po ako at ganyan. Hindi ganun yung pag-uusapan natin ngayon. Actually, makikita niyo yung contrast. By the way, pag pinagyayabang mo pa sa Facebook yan, malamang sa hindi, hindi ka na nga tama sa Diyos. Alam niyo ba yun? Kahit mga pastor, blessing, blessing. Blessing ba talaga yan? O baka ginawa mo lang sarili mo, ipuput forth mo na ipo-for blessing to. Yung pag-aaral natin ngayon, talagang blessing, talagang may konting iyak-iyak pa. So, tingnan natin ngayon, ano yung mga blessing ng isang righteous kasi? Pag blinis yan ng Diyos, hindi nang inayang ang Diyos. At pabor pa, ibig sabihin, minsan nakakaiyak nga yan, ba't ako Lord? Ba't ako yung pinagpala mo ng ganito, binigyan mo, pinagkatiwala mo ng ganito? O, sige. So, number one. Mukhang aabot na ng hapon eh. Number one, sabi dyan, give ear to my words. O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God, for unto thee will I pray. My voice
Shall thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer to thee and will look up. So ano napansin niyo dyan sa first three verses? Ano yung ginagawa niya? Humingi siya sa Diyos. Pero paulit-ulit yung voice, hearken, consider, give ear. Hindi po nagkakataon yan. So again, naranasan yung humingi ng tulong kanino yan. Ni ayaw kang harapin, ni ayaw kang pakinggan, ni ayaw kang, di ba? Namagin sa inyo dito yung, inang mamalimos dito yung ano nga yung, meron daw siyang butas sa, pinapakita ko sa akin, papakita ko sa yung butas ko sa yan. Sa bandang huli, mga ano lang pala. Sa bandang huli, si mamaya na humarap. Oh! Pwede, diyan ba si pastor? Ano? Ayun doon ako, nakatabaho ko ako. Ni ayaw nang harapin, di ba? Kasi alam mo na eh, karakter nito, manguhot-hot lang to eh. So, sino pa yung masakya, yung nagkita nila ni Brad, ni, sa love life naman, di ba? Pwede ba tayong mag-date? Ayoko. Ayoko, kulitin ko ulit. Pwede ba tayong, ayoko na naman. Bandang huli, hindi na alayo ka pa, nasaraduhan ka na nun, di ba? Ang hirap nung ganun. So, may dahilan din naman minsan, no? So, iba naman ay, ano ba yun talaga na ikinig? Meron sa kwento sa Bible na gano'n, no? Yung matanda, yung babae daw na kwento ni Jesus yun, yung naikiusap siya sa ruler, di ba? So, imagine nyo lang kung ikaw yun. Matulad nga, pinag-usapan namin kahapon na ng mga Christian, sabi. Pwede kang makiusap kay male, no? Paano naman yun? Good luck naman. Diba? Iniisip mo pa lang eh. So kaya pag ikaw ay pinakinggan, pabor yun. Kaya nga, kami mga pastor especially, kasi pastor, minsan may, hindi mainggit, pero parang ganun ba na, ito yung mga pare pinapakinggan, si Billy Graham pinapakinggan na ng ano, mga presidente. Pero yung mga tunay na lingkod ng Diyos minsan, sinasabi na nga yung payo, yung totoo, ayaw pang pakinggan. Anong pakailan mo sasabihin mo? So kami po ay, yun, mauubos yung ano mo eh, oras mo sa mga member pag nagtanong lahat yan. So in a way nga, maganda naman yun kasi para magabayan nga. Pero, yung privilege ba na natindihan yung pinagasabi ko? Yung privilege na mapakinggan ka lang. Kasi meron ka tinatanong, gusto malaman, lalo pag may kailangan ka. So kaya number one, ano yung blessing ng isang righteous? Siya ay dinidinig. Okay, he is her number one. Kung ikaw ay pinapakinggan pa ng Diyos, especially kung ligtas ka, malalaman mo naman yan eh. Sige, yung kahapon, parang di lang maraming panahon na rin. So minsan ako pa rin yung sarili ko kasi mga kwento ng pastor madalas, ano eh. Parang wala akong ganong kwento eh. Ayoko na mag-invento, di ba? So, syempre. Pero totoo nga talaga. Kasi ginagawa mo nga na yung kalooban ng Diyos, tapos minsan ikaw yung kapos, di ba? So, yun, kaya ang hili ko lang sa Panginoon, syempre, yung kaya lang nating handle. Hindi rin tayo naghahangad ng ano. Doon minsan nangangarap akong, kasi nakikita ko nga yung lupa dyan. Eh tayo nagsisiksikan dito, no? Pero okay lang yun. So minsan, pero yung importanteng bagay, Lord, pakinggan mo to, Lord, please. Blessing ba yung pag pinapakinggan ka? Ayan, so balik tayo sa mga naisip ko tuloy ngayon, no? So balik tayo, kanina kinukumpara natin yung mga false teacher or yung mga kulto. Pinapakinggan ba sila ng Diyos pag mayaman sila? Sino nakinig sa kanila? Andun yung pretense, no? Parang pasok natin dito yung pretense na nagkukumpara natin blessing ng righteous and blessing ng kunwari lang, fake. So pag nakita mo si yung mga kusino dyan na maraming pera, kami papasok kasi yung mga bahay dito, no? Pero, kayo maniniwala doon, huwag din tatawagin blessing at huwag din kayo maki-amen. Pinagpala si ganyan, amen! Si Billy Graham, kunwari, o kaya si... Amen?
Pinagpala ito, itong kunwari, nung school ba yung mga Catholic school? Ateneo. Congratulations at pinakinggan ng Diyos ang inyong panalangin. At nanalo yung kukunan niya sa ano. So huwag kayong papayag ng ganun. Kasi binababa nila. Standard, hindi Diyos ang nakinig sa kanila doon. Nag-i-imagine lang sila ng sarili nila. Okay? At sinasadya talaga nila kasi nga, ako din, hayaan mo rin kasi maraming maluloko. Naloko sila, may dahilan din. So, dami natin ginasolving dyan. Yung kahapon naman, natuwa din ako kaso, umpisa pa lang talagang ayaw mag-church. Ganun, ba't ganun? Naligtas ka ngayon, parang ni oras mo lang, di mo maibigay. Tuturuan ka nga doon, di pa nga pinag-usapan yung bigayan ng pera, ng tithes eh. Tuturuan ka lang, bata, anak mo. Di ba? Hindi maibigay yun. Kaya minsan, ano ka rin, bahala kayo dyan. Atuloy, gumawa yan. Hindi kayo mapaburaan, dyan lang kayo. Sige, gusto nyo dyan eh. Pero yung mga talagang pinagpala, naiintindihan nyo ba yung nasabi ko? Never kayong maiinggit doon. Yung Iglesia ni Soriano ngayon, para yung mayaman din. Puro good work sila ngayon eh. Yan ang style nila ngayon, si Patasa Impyerno na si Soriano. Ewan ko si Rasad kung magaling din huwag ganun, di ko alam, di ko na pinapakinggan eh. Pero di nila binibida eh. Siguro, binibida lang ni Soriano yun. Alamang, yung wala nang di niya kayang i-duplicate. Kung ano man yan, pero naingit ba tayo doon? Blessing yun, blessing. Hindi. So ito yung mga totoong blessing, pinapakinggan. By the way, kung pinapakinggan sila ng Diyos yung mga kulto, naligtas na rin yun. Kasi yun ang una eh, di ba? Na pinapuntatin mo yari muna sa'yo, maligtas ka muna. Kung di ka nga ligtas, sasabihin mo, pinakinggan ako ng Diyos. Nag-i-imagine ka lang dyan. Di ka nga anak ng Diyos, di ka ligtas. Di ba? Nakita nyo naman paano sumagot yung mga yan. Hindi, hindi ko na nakasigurado. So, mag-pray ka ng ano? Ng good health. Imagine nyo yung good health. Sino yung Olympiad? Laging laman ng PID eh. Si? Ha? Carlos ba yun? Yulo? Yulo. Parang iba yung nasa ano ko. But anyway. Ang ganda ba? Ha? Ayun pa yun. Ayun na nga, si Yulo ata yun. Imagine mo ganun yung... Kasi napaka-healthy nun. Tapos, namatay yung piano. Anong ano say-say nun? Kaya huwag kang muna pray sa health mo, hindi ka ligtas. Tayo papayag ng ganun, tayo papaano sa mga yan. Pray ako sa pinagpalang buhay, hindi impyerno ka naman. So again na, number one, ikaw ay totoong pinapakinggan ng Diyos. Anak ka kasi ng Diyos. Yan ang ano, blessing. Tsaka sabi pa dyan, I will direct my prayer to. Di iba, hindi makadiretso sa Diyos eh. Napansin nyo ba yun? Anong imiha? Pag solvina ka, alam mo yun eh. Iba sa inyo, ang dami nyo namimiss. Ayun yung soul winning, nakakatakot na. Kunwari, yung nilapitan mo 10, hindi naligtas yung isa lang. Dahil sa mga, mahina ka pa. Sila, warningan sila. Huwag kang mahihinaya, huwag kang matatakot, at lalong huwag kang tatamad-tamad dyan. Medyo naiinip na rin kasi ako sa iba eh. Kaya nyo yan, yung mga nag-umpisa kami dito, talaga naglakas loob lang eh. Meron pa nga kami kilala, taga-ibang church, naglakas loob din eh. Alam nyo na. Ayun, di na sila nagpatuloy. Ewan sa kanila kasi hindi naman... Eh kayo, you have all the opportunity. May schedule tayo dyan. Inasabi natin yan. Core belief natin yan. Amen? Amen. Tinag natin yan kasi talagang pwede natin sabihin yan kasi... Di ba? Walang ganyan. Di ba? Sino may nag-share sa akin? Si Daddy ata yun. Pero parang Baptist na ewan doon. Dapat ma-revive ang ating soul winning. Eh... Sabi natin yung maganda sa, siguro sa kanila kasi hindi pa na-revive sa kanila. Eh kayo, ano, kailangan pa i-revive ang soul winning dito? Ha? Personal na lang. So anyway, so number one, ang blessing talaga at pabor sa mga taong righteous. Kaya dapat i-desire natin maging righteous tayo, tayo pinapakinggan. Hindi tayo nag-assume. Alam niyo assume?
Pangit nung asyum-asyum ka lang, asyumero, asyumera. Alam niyo ba yon? Ligtas ako. May tinanong ko ganyan, ligtas ka ba? Okay ka lang, spiritually okay ka lang. Parang hindi naman. Eh sabi niyo, opo. Eh paano mo nasabi? Paano mo nasabing okay ka kung hindi nakikitang okay ka? Nasabi, inassume mo lang yun. May kapayapaan ka pa pag inassume mo lang. Ito mga batang to kasi kilala ko naman yan. Medyo pure pa yan. Lalo na si Johan. Sabi nga sa inyo, ba't ngayon lang natin binaptize to bad? Hinintay pa natin lumaki ng ganyan. Anyway. Walang nalang yung sasagot eh. Sigurado ka sa lagi, sa heaven. Ay, in English mo lang pala eh. Anong tanong ko kanina? Oh, sigurado ka sa lagi. Ligtas na yan, mabihira. Eh, sabi ko, yan. So, huwag mong i-assume. Nabanggit ko rin sa inyo last time yung ano, di ba? Sabi ni Pastor, ganyan daw yan. Parang di naman. Kay Pastor ko nga itanong, Pastor, ganun ba sinabi mo? Hindi. Ba't sabi nung isa, in-assume lang. Mapahiya ka nun. At ganyan yung iba dyan, yung iba, buti yung iba honest eh. Pero yung iba, hindi honest, pag soul winning tayo. Sigurado ko ba sa langit? O syempre, gusto natin dun. Hindi ganun yung tanong ko. Sabi ko, sigurado ka ba sa langit? Hindi ko sinabing gusto mo. Kasi lahat ng tao gusto dun. Yan, napansin nyo ba yan? So, ganun ninyo kasi hindi naman ano yan eh. Hindi na-assume yan. So, number one, pinapainggang ka ba talaga ng Diyos? Hindi mo masabi, baka hindi. Ngayon, mga Kristiyano na gano'n, pinapainggang ka ba ng Diyos? Basta nag-pray ako 1,000,000, wala eh. Hindi ka pinakinggan. Hindi ibig sabihin hindi ka anak ng Diyos. Ibig sabihin lang, by the way, hindi mo kailangan, hindi para sa'yo yun. Kaya yung, obviously, ano kaya pinapanalangin ni dito, sa ano to, ni David? Alam mo na rin kasi na gusto ng Diyos. Kumbaga, pasok siya doon sa kalooban ng Diyos. Yeah, soul winning. Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Pasok yun, di ba? Pwede mong i-ano yun, di assume, talagang paniwalaan, and then i-practice mo na rin. At mag-go ka na rin. Amen? Amen. Eh baka hindi ako samahan ng Diyos eh, kalooban niya ngayon, gusto ng Diyos yun na mag-soul winning ka. Soul winning ka. Eh wala pa akong lakas ng loob ngayon, Pastor. Subukan mo lang. Sumama ka lang, at medyo nanginginig ka pa, subukan mo lang, doon ka nabibigyan ng lakas ng loob ng Diyos. Eh basta napahiya ako eh. Lesson yan. Gagamitin ng Diyos yan ngayon kung ano yung dapat mong i-address. Bakit ka takot? Hindi mo pala alam yung sasabihin mo. Eh, takot ka talaga. Ngayon, at least alam mo na na yun pala yung dahilan. Alamin mo ngayon. So, sunod-sunod yan. Ganun lang yan eh. Basta meron ako, okay na ako dyan. Medyo na nagawa ko na yan once or twice. Ngayon, ayaw mo na. Bakit? Ano yung mga madalas problema? Huwag ganun naman. Minsan, wala namang oras. Lord, bigyan mo ako ng oras! Granted agad yun! Kasi automatic yan, 24 hours naman lagi, di ba? O, meron ka ng oras, ano pa? Baka ayaw mo lang. Either ayaw mo o mayroong, nag-aaral ako, Pastor, eh. Gano'ng karami yung kailangan mong aralin? Para lang makapasa o gusto mo makapasa, 90, 95. Pag 90 ka na, kunwari lang, ganito ah. Sa oras mo sa ngayon, na hindi ka nakapag-soul winning. Sa oras mo ngayon, nakaka 85 ka na lang. Okay? Anong gagawin mo? Pag nag-soul winning ka, magiging 83 ka. Hindi ka mag-soul winning, mag-soul winning ka. Hindi, magiging 83 ako. Gusto ko 85 eh. Gusto ko mga maging 90. Hindi na ako mag-church nun. May pinagpalit ka na. Now, yung iba naman, huwag ka rin tumingin sa iba. Minsan kasi yung iba kasi gifted din talaga eh. Huwag kang, si ganyan, ganyan eh, giwa ng Diyos sa kanya. Ako, hindi ako binigyan ng Diyos sa kanya. Hindi, tanggapin mo yun. Kala mo pag nag-exert ka pa ng more time dyan. So, kaya tingin taangat ka ng konti, then what? Pinabaya mo yung mas importante.
Nakikita yung sinasabi ko dito. Kaya so, hingin natin yung, dito pala tayo sa dinidinig eh. So Lord, bigyan mo ako ng time, bigyan mo ng lakas ng loob, bigyan mo ako ng pera. Lahat yan subject sa kanya yan, obviously. Amen? So, pero hingin mo, pero tanong, righteous ka nga ba? Sa bagay na yun, kasi pwede ka maging righteous sa ibang bagay hindi. Naintindihan niyo ba yun? Mali yan, umaten ka, okay yan. Pero hindi ka pala nakikinig. Righteous ba yun? Hindi pa rin. Or, bunga na, nagbibigay ka nga. Meron kasi ganun eh, talagang bigay lang ng bigay. Kasi yun ang marami sa kanya eh. Basta wala nang makasabi si pastor sa akin eh. Nagbigay na ako eh. Parang ako naman yung mag-aano sa'yo. Ako may mag-uusga sa'yo. Yung mga ganun. Oh, matid na ako eh. Hindi ka nakikinig. Nakikinig ka nga. Hindi mo na pinapractice. Soul winning. Amen! Oh, may amen pa nga ako eh. Nasaan na si ano? So, yan. So, papakinggan naman ng Diyos yan. Yan ang ano. Kaya unahin yung maging righteous. Kung anong ihingin mo na within His will, yung gusto niya, papakinggan niya yan. Hindi mo na kailangan magduda eh. Kailangan mo lang maghintay minsan. Alamin mo rin bakit either pag hindi binigay, ano ba yung... Kailangan mo alamin. Makipag-usap ka. Parang usapan natin kanina. Makipag-communicate ka. May problema ka. Matindi pala. May tutulong pala sa'yo. Ayaw mo sabihin. Nay, masakit ang ano ko. Alin? Ay, hindi. Huwag na nga lang. Kailangan mo sa project ng ganyan. Ayoko sabihin. Nasiro ka. Ba't ka nasiro? Wala na. Now, ngayon, sa mga magulang natin, kung sa'yo naman, sa pastor natin, pastor, kaya hindi ko sinasabi sa'yo kasi mga naman dahilan yan. At kung talaga nagkamali si pastor, magulang mo, di sorry din. Gawin natin para makinig, pakinggan din natin sila. Pwedeng lesson din sa mga ano, nanay, tatay, teacher. Pakinggan mo rin. May kilala kasi yung ganyan eh. Tanong siya ng tanong. Ano bang problema nyo? Ano bang kailangan nyo? Kasi yung karakter niya, alam mo, pag sinabi mo, babastusin ka rin, sasabihin mo pa. Siyempre, hindi na. Okay? Iwasan nyo rin yun. Ang maganda sa Diyos, hindi siya ganun. Amen? Kaya again, kung ligtas ka na, righteous ka pa, umihingi ka ng pabaho, nag-aaral ka naman, hindi ka naman mag-anakaw, bibigyan ka niya. Amen? Number two, napatagal dun na. Ito, gustong-gusto nyo ba yun? Yung pinapainggan ka? O dito pa tayo sa iba. Sa 5, 6, and 9, ano banggi dito yung mga kalaban? Ay, may marami kang kalaban. Sa school, pag nagpakabanal ka, maraming mga asal sa'yo. Ayoko nagpakabanal. Ganun ba yun? Kasi ayokong asa rin eh. Ayoko mabash. Yan ang ano ngayon eh. Bash. Bash. Ito, makikita natin yung mga loko-loko dito. Ha? So, basahin lang natin sabi dito. The foolish shall not... Pero, pansinin nyo yung nangyari sa kanila sa mga loko-loko sabi dito. Ito, the foolish shall not stand in thy sight. Ibig sabihin, hindi mo sila makikita sa harapan mo. Ibig sabihin nun. Thou hatest all workers of iniquity. Ako sa sinasabi dito sa Diyos, no? Kaya magandang ito po. Ito, maganda po kabisiduhin natin to. Sorry, sa 4 pala rin, no? Yung aking ano, ha? Sa 4, pakibasa nga yung 4. Ready, go. Thou art not the God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with you. Ayun. So, ang Diyos ang tinutukoy dito na yung kasamaan ay hindi mamamalagi sa kanya. Ito pala yung kailangan ko sa soul winning. Madalas ko sinasabi ito, pero hindi ko kapisado, tsaka hindi ko alam yung location. Pero ito yun eh. Sinasabi ko sa Romans 3, so ang Diyos ay banal, ayaw niya ng kasalanan, ayan yun. At hindi pwede sa langit yung makasalanan. Kasi nga, it will not dwell with thee. Hindi, walang kasalanan sa impyerno. Asa, walang kasalanan sa langit sa Diyos. So kaya yan, maganda yung quote yan. No? So kung walang kasalanan sa harapan ng Diyos, at hindi ito tatayo sa kanyang harapan, hindi niya makikita yan, galit siya dyan, ano yung sabihin nun? For the righteous person. Maghiwalay nga kayong dalawa. Kanina pa kayo eh. May kinig ba kayo? Dito ka ano? Juliana.
Kunwari, si Brother James ay, okay. Kunwari siya ay, alam mo na, yan, katulad niya, Baptist. Ayaw niya ng bakla, ayaw niya ng sinungaling, ayaw niya. Si Jamie ngayon, pinagpala si Jamie ngayon, kasi iiwas siya doon ng tatay niya. Ito niya yun, naligaw sa kanya ni Jamie, alam niya agad yun, titingnan lang ni Bad yan. Ito niya ba yung mukha ni Bad? Pag hindi niyo kilala yan, ako nung dati, hindi ko kasi kilala to. Pag seryoso yan, ang tingin ko talaga niya, parang di papahuli ng buhay eh. Eh, mayroon pambangas dito. Kaya, yung ang anak niya, iiwas agad sa mga loko-loko, mga bakla. Di ba? Napansin niyo ba yun? So, ginagawa ko ni sa inyo ngayon yun. Eh, lalo ang Diyos! Amen. Maging righteous kayo sa kanya. Kasi sabi, basta hindi ako makaiwas sa inom eh, sa tagay eh. Anong hindi makainom? Hindi ako makaiwas sa TikTok, hindi ako makaiwas sa sinasama ko, sayo daw kami. Anong hindi? Kung galit ang Diyos dyan, alam mo yun? At gusto mo sa Diyos, righteous ka, sa palagi, ano yung mangyayari sa'yo? May iwas ka dyan. Yun ang blessing sa righteous. Kaya number two, far from wickedness. Tingnan pa natin sa 9. Sabi dyan, for there is no faithfulness in their mouth. Ganyan daw yung mga wicked. Ano yung faithfulness? Hindi totoo yung sinasabi. Tapos kaibigan mo, kung righteous ka, ganun ba yun? Malabo yun. Pwede mo siyang tinutulungan. Ibig sabihin, kaibigan ka sa kanya. Ibig sabihin ay, kung kailangan niyang tulong, di ba? Kung kailangan niyang payo, kailangan niya ng andong ka sa kanya. Pero hindi yung kaibigan mong kabady-body mo, tapos mag-uusap pa kayo, enjoy na enjoy ka pa. Magkwento nga nga tayong kalokohan, righteous ka, tapos siya ganit. Hindi. Madalas ay hindi ayaw mo nun. Pag talaga nakikita mo, palamura, mabaho ang bibig, kalandi ha, ano man yan, default yan, naalis ka na doon. Kasi alam mo, righteous ka before God eh. Ayaw ng Diyos yun. Tapos palamura pa, ginagamit pa yung ano ni Jesus. Diba? Kaya huwag yun ang panoorin yung ano, Wolverine, tsaka ano. Puro mura daw doon eh. Alam niyo naman si Deadpool eh, ano yun eh. Sino nanood nun? Ayan. Ako, napanood ko eh. Pero curious lang kasi ako. Pero yun nga, alam niyo lang ano. Walang kakwenta-kwenta. Puro ka bastusan, puro ka... Ang gustong-gusto lang daw ng mga ano doon, nag-asaksakan sila, di namamatay. Siyempre, yun ang power nila eh. Yan, so, yun, ganun pala sa BB, ito, si Stephen kasi pumasok na eh. Diba, na, pag maganda sila sa homeschool yan, aral nyo na yan, sana naman di na kayo... Eh, gusto ko dito, nag-uusapan ng kalokohan, ah. Dito nga ako. Kala ka na dyan. So, like kayo righteous before God, lalayo ka dyan kasi ang Diyos malayo dyan. Their inward part is very wickedness. Ito pa yung iba, ayaw nung iba yung preaching na ganito, di ba? Napansin nyo ba? Yung iba nga, kaya napansin ko yung iba, umaalis, yung iba, may ngilag. Ako, gustong-gusto ko yung ganito. Si DM, gustong-gusto yung ganito eh. Pag dinidescribe mo yung kadumihan nila, hindi para mag-enjoy tayo, para umiwas lalo tayo. Amen? Para mawarningan yung iba. Yung Diyos nga, dinidescribe niya sa atin. Bakit kaya? Their throat, oh, familiar to sa Romans 3. Okay? Their throat is an open sepulcher. Yak! Alam niyo yung throat? Ano yung sepulcher? Libingan, di ba? Eh, binuksan. Yak! Ang baho nun. Eh, kaso yung yun daw, kinukumpara sa kanilang, ano ba sa Tagalog? Lalamunan. Yung sabihin, lumalabas sa bibig niya. Parang, either mabaho, laging nababanggit yung saksas sa Diyos, ang mabaho sa kanya, kasalanan. So, either pagsisinungaling, kabastusan, panluloko, may mga tao daw na ganyan, kaya dapat mong iwasan. Amen? Kaya maganda pag righteous ka, malayo ka dyan. Yun ang blessing doon. Kasi umpisa pa lang, ayaw mo na, eh, suplada naman si Sandra, di lumayo ka sa akin, okay yun. Lumayo ka sa akin, di ba? Hindi kita kailangan. Ngayon, pwede ka na solo kung natuto na ako.
Pero, yun ang unang blessing talaga dun. Mapapalayo kayo sa ganyan. Amen? Amen. Ayan. So, agad nga, bilang pastor, sabi nga siya, after anniversary, mag-ano-ano ako ng associate ako ng konti, tingnan ko yan. Kasi sigurado, malalayo ako dun sa mga ayos sa malulupit na doktrina. At okay yun. Okay? Iwanan pa ba ako sa 9? Yan, they flatter with their tongue. Iwasan natin yan. Mabulera, mabulera. At dyan actually, naalala ko tuloy. No? May mga nakikita rin ako sa mga post nyo kasi. Ibablock nyo ako. Alam ko na, magbililock nyo ako. Tinatago ka. Pero nakita ko itong natiwalag dito. Ka-friend niya pala yung minawarning na nga natin yung kayo dun sa taong yun. May kaibigan ko yun eh. Yun nga eh, bakit? Ba't mo kaibigan yun? Baka hindi ka righteous. Ha? Pina-flatter ka lang eh. Ang ganda mo talaga. Ano yung mga nakikita ko pag ganyan eh? Pag nag-post ng ano, beautiful, eh, guwapa. Yung mga ganyan yung friends kong Bisaya eh. Guwapa. Ay, magpo-post ulit ako kasi, para, ayan, tapos nyo, naging close na kayo, di ba? Dahil lang doon, bulahan. Eh tayo dapat, dahil alam natin na ayaw ng Diyos ng ganyan, umiwas ka na dyan. Na-boring ako dito. Bakit nga na-boring ka dito? Hindi ka righteous. So, hindi ka ma-spare dyan. Mapapalapit lalo sa yung dapat lumayo sa'yo, lalapit ka doon. Kasi ayaw mo sa righteousness ng Diyos eh. Yan ang problema. Okay, parang mahina ito. May nagalog ba dito? Dali ha. Low check, yan. Next, number 3. Ano pa? Ang blessing. Daming blessing. Yung pito po ito. Okay, basa niyo pa 6. Ready, go. Basta sa 10, sabi siya, then destroy thou them, O God. Let them fall by their own counsels. Cast them out in the multitude of their transgressions, for they have rebelled against thee. So, reality po sa buhay natin, okay? So, yung famous quote kay David din yung sabi niya, I am for peace, but when I speak, they are for war. Sigat yan eh. Sa Tagalog, yung sabi niya, gusto ko naman kapayapaan, di naman ako ng nangaaway. Eh kaso kailangan ko rin minsan magsalita, di ba? Kuna, may mga bakla na yun, ano, bakla na naman. Huwag mong awayin yung bakla, di naman ako. Eh kaso kailangan ko rin magsalita, kadiri naman yan. Inaway ka ngayon. O sino yung may kasalanan? Eh tao din kami, ganito talaga kami. Una, hindi. Sinungalingan yun. Dalawa lang ginawa ng Diyos eh. Yan ang issue ngayon eh. Nakakabwisit eh. Kailangan mo rin magsalita. Ngayon, pag nagalit sila sa'yo, eh sila yung galit talaga sa'yo. Okay? Kaya ang gusto ko sabihin dito, may reality ng buhay, may kalabang ka. Amen. Hindi ikaw namili, ako wala akong kalabang. Yung mag-resolving tayo, ganun yung testimony. Ako wala akong inaaway. Una, baka wala ka rin ginagawa kasi. Minsan kaya, yung mga takot, layagong kwento sa soul winning, si Jesus righteous, ba't may kalaban siya? Hindi dahil loko-loko siya. Dahil righteous siya, at saka loko-loko yung mga umayaw sa kanya. At galit sa sinasabi niya. Okay? So even among Christians, ganyan yan. Ba't asal sa iyo yun? Tanungin natin. Ba't umalis sa church niya? Ba't umalis dyan? Siguro kayo problema. Depende rin. Alamin natin. Sino ba yung tinutukoy mo? Ganun lang ako eh. Alamin natin ito. Ano ba? Sino yung example? Sino man yan? Ito na ba ako? Yun. So, reality na may kalaban tayo. Anong gusto natin mangyayari sa kalaban natin? Masama rin yung sabi sa Bible, don't wish, masama rin yung gusto mo mamatay agad, di naman deserving mamatay. Kunwari, ginit-git ka lang, mamatay ka na. Hindi, wag naman ganun. Pero may kalaban kasi, may kalaban tayo na kalaban din ng Diyos na tinutukoy na sa Bible na reprobate mga enemies of God. Marami po yung sinasabi, mga anak ng demonyo basically.
So tayo, ang dami natin, si Stephen kasi may classmate ng bakla, tatlo. Sabi ko, alam mo na gagawin mo. Una, hindi mo kailangan banatan. Hindi mo kailangan magsalita kung hindi mo kailangan magsalita. Ngayon, hinahawakan ka, ganun mo agad. Kadiri to, sabihin mo ganun. Pag sinumbong ka, patawag mo ako, yun, gusto ko yun. Action, deta. Siren, naalala ko ito ni Siren kasi, but anyway, wala silang dahilan para, ano. Ngayon, anong gusto mo, saka na tayo doon. Anong gusto mo mangyari sa kalaban mo ngayon? Honestly, pag totoong kalaban at kalaban din ng Diyos, anong gusto mo mangyari? Pagpala, yung mga plastic yung mga ganun eh. Basta, baka mga anak din kasi yung demonyo yung mga ganun, mga false teacher, mga tawag ito, mga, alam mo, kapayapaan lahat, mahal ng Diyos lahat. Kasi sinungaling, hindi ganun. Ang normal na tao, pag kalaban mo, at ngayon, sabi natin righteous ka, so kalaban din ng Diyos siya. Kasi hindi natin naawain yung, ano lang, say, San Miguel siya, ikaw, pupo. So mga ganun, mababaw yun. Obviously, yung sabi ko dito, kalaban natin, talaga si Raulo, katulad ng mga false teacher, mga bakla, ganyan. So, anong gusto natin mangyari sa kanila? Honestly, parusa, hindi lang parusa, ang hina niya naman. patayin, destroy. So, huwag kayong de-destroy. Kaya nga, pinapanalangin natin sa Diyos. Na siya ang Lord, destroy this person. Amen? May doon yung bakla, maaga na matayan. Statistically speaking. So, hindi mo kailangan gumawa ng violence. Pagpanalangin mo lang sa Diyos. Ito sabi dito, hindi ko in-invento to. Point number 3 natin. Una, pag ikaw ay righteous, pinapainggang ka. Blessing. Amen? Yung iba, hindi pinapansin ng Diyos eh. Pangalawa, napapalayo ka pa sa wicked. Uy, blessing na naman. Salamat. Di ko. But walang, buti na lang walang bakla dito sa church kasi pumunta ka dito eh. At talagang ayaw ng Diyos, yan ayaw din natin. No? Na-spare kayo lahat. Blessing na naman. Alam nyo ba ibang church, pag di marunong yung pastor, yung mismong ano nila, maraming salot doon. Andun mismo. Kaya iba, ayaw ko na dito sa church. Ito ngayon, pag may umalis dito sa church natin, kasi ayaw niya ng preaching, bahala siya. Ang pakialam. Umalis na siya. Pero pag may umalis dito, kasi pastor, mayroong ano dyan eh, may bakla dyan eh, may ano dyan eh, may extortioner dyan eh. Hindi blessing sa atin yun. Kasi, eh ba't naman dyan yan? Ngayon, yung mga bago, okay lang yun. Huwag lang bakla, obviously. So, blessing yun pag na-spare ka. Tulad ito, makaka-amen ka, magkakapag-alag ang salita ng Diyos kasi wala ditong loko-loko. Masyado, okay? So, pero pangatlo, yung kalaban natin ay his enemies are destroyed. Blessing yun, amen? Amen. Ngayon, yung mga bakla, saka na yan. Yung ibang enemies natin, sabi niya sa Bible, yung last enemy daw is death, di ba? So, may sira din yun. Kasi hindi tayo mamatay. Kalaban natin yun. Pero yung ibang kalaban natin, napaganda kasi ang blessing dyan, sisirain niya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mapikod. Hindi mo kailangan mag-isip ng buti pa yung kalabang ko. Ganyan. May iba ganyan eh. At ginagamit ng demonyo yun sa iba. Nalala ko na yung pelikulang luma. Pero kahit ngayon, may mga pelikulang ganyan. Yung ano yung kinasyaro na. Ibig sabihin, inagahangad siya ng revenge. Bituing walang ningning ba yun? Ganun yung kwento nun, di ba? Yes. At gusto ko itong panoorin yung mga ganun. Ibig sabihin talagang andun lang siya by revenge. Never kayong ganyan. Kung kinawawa kayo, tinanggal kayo sa ganyang ano, so what? Tuloy ang buhay paglilingkod sa Diyos. Kasi confident kasi sisirain sila ng Diyos, impyerno yan eh. Si Pope, si Vice Pangit, kasi impyerno yan. Hindi nakakasariya. Doon minsan, ayoko nang kumain sa McDo ngayon eh, kasi nakikita ko yung mukha ni Vice Pangit eh. Huwag na. Jollibee na lang ako. Jollibee yung mga hapon. Amen? Boycott McDo. So, nasa na ba ako yun? So, number 3 is, his enemies is the blessing yun. Ano ba yung gusto natin ma-destroy? Ngayon, yung mga kulto na yun, hindi pa ngayon na yun eh. May panahon yan.
Though actually, in a way, kung ikaw ay sapat na yung talino mo, diba, ito, napansin nyo, kaya nga yun yung model ko eh. Pag ikaw, sapat na yung talino mo, to the point na hindi ka natakot sa kulto, sa false teacher, pag nag-soul winning ka, hindi nakatakot, para mo na sila nakanker eh. Natitinan nyo ba yun? Ano mabida niyo, mga Muslim? Hindi ka may pagpatayan, pero pwede ka mag-soul winning. Ang tabang mo. Amen. Na-destroy mo na sila in a sense, in a way. Yung kasing panluloko nila, sira na eh. Wala na eh. Wala na epekto sa'yo. Nakita nyo yun? So, blessing. Yun ang blessing. Hindi, again, di pinagmamalaki rin sa Facebook yun. Kasi, ano mo pagmalaki sa Facebook yun? So, mahirap. Kasi, maraming di makakaintindi. Pero, yun ang blessing. At sana yung desire natin na blessing, hindi yung mababaw na blessing. Okay, so number one, tayo ay pinapakinggan. Number two, malayo tayo sa wickedness. Number three, yung kalaban natin is yes! Talagang, wala na tayong kalaban. Ang naalala niyo yung kwento sa Bible, ganun lagi sa Judges. Pag talagang nanalangin, nagtapat sila sa Diyos, talagang kapayapaan. Walang, ba't walang kalaban? Kala ko, yung mga sundalo siguro, wala nang ginawa, kundi mag-training-training. No? Asan yung kalaban? Wala. Maganda yun. May kapayapaan kasi walang kalaban. So imagine sana ganun tayo dito. No? Okay, number four. Anong bilis? Sige, tabusin ko na nga ito. Number four. Ano pa yung mga blessing? Verse 7. Sabi dyan, but as for me, I will come into thy house. In the multitude of thy mercy, and in thy fear, will I worship toward the holy temple. Ano yung blessing dyan? Nalimutan ko actually yung mercy, no? So, pwede na rin yung sa herd. Okay, so tayo kinakawa ng Diyos, isa yun. Amen? Pero yung point ko dito, yung ano yung... Ano yung blessing dyan? So, nakakita, dito, patapusin ko na lang dito. Nakakita ba kayo ng bahay na secured na secured? Oh, nangingi na, ha? Atong-ang, di ba? May guwadya pa doon. Hindi, yung ano yung pinaka-secured na lang? White House, ano bang pinaka-secured? Walang baha, di ba? Baha, parang... Ako, pag naisip ko, mabaha naman dito. Eh, kaso, wala tayong magagawa. Lumipat kayo kasi dyan. Saan ako punta, di ba? May mga bahay po na mataas, may gate, pati subdivision, may gate. Mangatap muna tayo ngayon. Saan tayo? Sa Forbes Park. Ano ba yan? Ano yun? White Plains. Yan ang ganda ngayon. Lami na dinadaanan yan. Eh. Bila yung mga sasakyan, gaganyan tayo. Eh, yung mga napansin ko, dumabira itong mga ito. Uuwi ng alas 5, 5:50, nasa bahay na. Kasi nandun lang. Tayo talagang tatahakin si Bado, tatahakin niya yung Makati. Ilang daan na mong subdivision na malaki doon. Yeah, Forbes Park, Corinthians. Ah, sa Corinthians. Yung Corinthians, eh, natatanaw ko yun. Oh, sarap doon ah. Lalaki ng bahay. May swimming pool yung isa may... Sino nangangarap ng ganung bahay? May helipad pa. Grabe naman. Wala akong nakita ng ganun sa Corinthians. Meron. Pasukin ko ito. Ang gaganda kasi talaga. May puno. Walang baha. Walang manghihingi doon. Walang... Nisigaw doon. Taho! Taho! Nakakistorbo naman. Wala. Kasi hindi sila makakapasok doon. Ano? Wala solicitation doon, wala sigurong ano doon. Yung mga... Mangaruling. Ano pinakakasaran nyo? Please, mangarap tayo. Ang dami tayong oras eh. Nangihingi, o kaya naman yung... Yan, traffic, nag-aaway sa parking. Walang ganun doon. Lahat sila may parking eh. Ang lawak. O, yung nag-funeral sa gitna, nakaharang. So, ang ganda sa ganung lugar. Gusto niyo bang ganon? Matala kayo doon. Hindi niyo afford. Pero sabi dito, ang si David, o yung mananampalatayang, ano, ako ay nasa iyong
pupunta ako sa iyong bahay mo. Again, ano mo pinakamagandang bahay na puntahan ko? Anong wala eh, no? Wala akong kilala mayaman. Hindi, mayroon akong kilala dyan. Sa, ano. Ganda naman talaga. Yung bahay niya, sa ang lawak nun eh. Yung first, ha? Ano na? Salcedo Village. Sa Makati, no? Ayun, wala yun. Yung dati namin boss. Sa ano sila, Palanyake, Better Living. Ano palang, pangalan palang eh, no? Kasi yung asawa niya, taga, naku, baka nakikinig. Anyway, sobrang ganda. Nakasama kayo dun, di ba? Mukhang sa malawak, parking, ganda lahat. So, hindi ka basta-basta makakapasok doon by invitation nyo. Kasi una, hindi mo alam kung saan, hindi ka bubuksan ng gate. Di ba? So, pero sa Diyos, ang maganda dito, makakapasok ka ba sa langit? Amen. Makakapasok ka ba sa lugar na maganda? Amen. Hindi lahat makakapasok doon. Sana oo, oh, kaso hindi eh. Kaya ang point ko dito, pag righteous ka, ano yung blessing? May access, oh. You are in a better, in a favored place. Kaya nga, kaya yung mga, bakit walang bahado? Kasi pinaburan sila eh. Hinanda na sa kanila, alam nila, mga bibili doon, mga pera yan eh. So, ahanda na yon yung subdivision, yung drainage, walang bahado, pambigil, taas nun. Sa Antipolo, may mga ganda ring lugar, di ba? So, imagine nyo, pero spiritually, ganun tayo. Basta parang di naman eh, spiritually nga eh. Nasa lugar kayo, iba kasi pag mga bagong Kristiyano, naiintindihan ko yan kasi yung iba parang hindi ko ma-imagine yung pastor eh. Kaya ginagawa ko ng time to eh, binibigyan natin ng time. Spiritually, andung ka na. Amen? Kahit binabaha yung bahay mo, yung spiritual mo, binabaha pa ba? Takot ka ba bang mapunta sa impyerno, for example? Baka mapunta ako sa impyerno kasi may magawa akong ganyan, ganun ka ba? Hindi, para ka nang nasa isang lugar na hindi ka binabaha. Secured ka na. Ayun, last point pa yun eh. So, sabihin, basta, sabi dito, nasa bahay tayo ng Diyos, nasa tahanan tayo ng Diyos. At napakaganda nun. Kasi righteous ka. At kumpara ulit natin sa ano, sino yung makakapasok sa Malacanang, for example. So, iba niyan din, magkana ako pang iba. Pero yung iba, bina-background check yan. Hindi ka pwedeng may record. So, pwede may kumpara doon sa righteous. Gusto ba sa makakapasok doon ang hindi ka na-check? Sino ba yan? Anong gagawin dito? Inaalam yan eh. Kahit sa namang building iba, di ba? May mga check yan. Hindi ka pwedeng basta-basta makapasok. Kasi righteous, so makakapasok ka. So sa Diyos, ganun tayo dapat. So yung iba naman sa amin, sa office. Ganda ba yung office niya, bad? Adon pa rin ba kayo? Sa amin, pinapasok ko yung isang office namin sa... Ang ganda rin eh, parang sa amin. Pero hindi ganyan, ganun yan, hindi ka makakapasok. Parang gusto kong pumasok dyan, taas ng building, akit, baba lang ako sa elevator, yung mga bata. Hindi pwede. Mayroon kang access nun, nakapangalan sa iyon. Okay? Pag hindi ka nagtatrabaho doon, hindi ka pwede pumasok. At doon sa floor lang na dapat pwede kang pumasok, kasi iba hindi. Nakintindihan nyo ba yun? So, kinukumpara ko yun sa mga bagay din na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng access. Amen? Amen. Actually, itong nabanggit ko na rin yung ano, pastor pala. Hindi rin basta-basta. Siguro iba sa inyo nakikita na parang, uy, yung pastor parang privilege, di ba? So, pero actually, hindi rin basta-basta. Lalo pag matino yung ano, hindi ka basta-basta, parang gusto ko rin yan, ha? Nakwento ko ba sa inyo yung aking kilala akong ganun? Uy, pastor din ako, parang maganda yan, eh. Eh, sabi sa pastor sa kanya, sigurado ka ba ba? Kumbaga, tinatanggihan na, nire-reject. Kasi hindi basta-basta rin. Amen? Tapusin na natin. Mamayang hapon, mayroon tayong another 3. O, gusto nyo, tapusin na natin ngayon. Yan ba tayong 6 minutes? Tapusin na natin. Mamaya, Psalm 6 naman. Number 5, number uli ka. Number 1, you're heard. Number 2, you're far from wickedness. Number 3, your enemies are destroyed. Amen? Bawat banggit ko ng points, mag-amen kayo. Blessing, gano'n lang ha.
Okay, number one, He is heard. Blessing. Blessing. Number two, I'm far from wickedness. Blessing. Number three, blessing. Yung enemies ko destroyed. Blessing. Blessing. Number four, He is in a favored place. Blessing. Blessing yun. Sa totoo lang, hindi na tayo magagalaw ng demonyo eh. Agalaw man tayo pero hindi na sa mayabang pero ganun eh. Salamat sa Diyos. Number 5. Sabi sa number, verse 8, sabi dyan, lead me, O Lord, in thy righteousness. So righteous na siya, pero nililid pa siya ng dyan. Because of mine enemies, make thy way straight before my face. So ganito po yan, kahit saan, sabi na maging kanina ng kunwari, yung nililid ka, kunwari, si Don James at si Don Ace, ibisita ako sa lugar niya. So, favored place din ako, pero siya din. Kaso, bago mapunta doon, sobrang marami siya security guard. Oh, sir, ikaw ba talaga si Don Ace? Oh, sige po, kayo po. Oh, sir, welcome kayo dito. Di ba, ililid ako doon, papunta doon. Kasi minsan, baka maligaw ako doon kung saan. Diba, ganun yung ginagawa kahit sa opisina, ganun. Sa amin, bawal yung pasok ka na lang. Dapat may taga doon na ililid ka. So, anong point ko dito? Nahinaan ako dito. Low check. Mike. Yan. Kahit righteous ka na, kailangan pa rin naglilid sa'yo. Ito, maligtas ka na. Sigurado mo sa langit eh. Magpapabayaan na ako eh. Yung ibang mga katangahan ng mga baguhan din eh. Napabaya na ako. Magbababae na ako. Magdusugal. Kasi ligtas na ako. Sabi natin, naintindihan mo talaga, ligtas ka na. Totoo naman yung pag tumanggap ko sa Panginoon. Pero kailangan pa rin ng guidance. Kaya maganda dito, pag righteous ka, number 5, guided by the Lord. Maganda yung ginaguide ka na Diyos, hindi yung bahala ka na dyan, iniwanan ka na, parang pusang nililigaw. Kasi nagligaw na ba kayo ng pusa? Samahan nyo naman. Ako hindi pa, pero hindi ko alam. Ang hirap nung lalaglag ka, di ba? Yung iba, ganun eh. Uy, sa makasakit ng trabaho. Yung tayo, job opportunity. Yaya, lalolokohin ka pala. Kung mahal ka nun, alam na yung meron dito, hindi ka na ililid dun. Di ba? Pero pag ang Diyos na naglilid sa atin, blessing! Eh, hindi ka maliligaw. Nililid ka niya eh. Kaya yung mga challenge natin sa mga nakasolve natin, o saan ka mag-church ngayon? Kung ligtas ka talaga, sana ilid ka ng Diyos sa tama. Pero pag nililid ka na, sumunod ka naman. Baka naman nililid ka na dito sa Baptist. Parang pwede pa kang bumalik sa Catholic. Total, dito naman yung papel kong baptize Catholic. Mahira ka naman. And number 5, led by the Lord, guided by the Lord. Blessing. Blessing. Number 6. Ay, ito yung pinakamasaya. Oh, pakibasa po. Hindi ko nalagyan ng ano. Sorry, ito na yan. Ibasa, ready, go. But let all those that put their trust in me rejoice. Let them ever shout for joy, because thou defendest them. Let them also that love thy name be joyful. Ano yung blessing na kita nyo dyan? Paulit-ulit. Joy, rejoice, joy, joyful. Kaya titingnan ko yung mga mukha nyo ngayon. Totoo yan pag backslider. Nakita ng backslider. Kamusta ka? Nag-backslide. Ang saya-saya ko, wala na ako sa church. Walang ganun. Kung ligtas ah. Kasi kung hindi ligtas yan, eh, walang aasahan dyan. Pero pag ligtas yan, alam niya! Hindi masaya yan. Pastor, kamusta ka? Medyo okay lang po. Hindi po okay. Okay po. Okay po. Eh, pag righteous yan, tingnan mo si Edgy. Tingnan mo si Brother James. Diba? Ang blessing sa atin, maligaya tayo. Yeah. At sabi pa dito, sabi, ngayon kung nagtitiwala ka sa Diyos, magsaya ka pa. Inuuto mo na ang pastor eh. Ba't kailangan pa kita utuin? Dapat nga, saya mo. So,
Shout for joy! Gaano kasaya yun? Ang saya nun. Eh, yung backslider. Ba't sila ang saya nila? Plastic naman sila eh. Arang di naman talaga. Nireflect mo yung sarili mo sa kanya, pero yung iba talagang saya! May problema, masaya. Soul winning, masaya. Na-reject, masaya. Gutom, masaya. Na-traffic, masaya. Namatayan, masaya pa rin. At sabi niyo, let them, una, they trust, sino yung masaya? Nagtiwala. Yung dinidependahan. Kaya ka masaya kasi dinipensahan ka ng Diyos. May kalabang ka, gusto kang itumba, sila natumba. Ito naman, pag mahal mo daw ang pangalan ng Diyos, masaya ka. Eh, iba ni, hindi makakanta. Eh, puto naman si Jesus ang bida dyan eh. Ba't ayaw mo? Ano yung mayroong kanta natin ng Praise God! Viola Land, di ba? I'm hindi, yung chorus. I'm reaching, ah? I'm leaving for the chance. Ano? Underneath the cloud. Senyo, parang kang nasa Boracay. Doon pangit ang Boracay. Parang nasa Halala. Nice. San Mateo. Napunta naman isang Timberland. Ganda rin doon. Kita mo lahat eh. Nakatira ka doon. Spiritually, andun tayo eh. So, praise God! Eh, ba, di makakanta. Kasi hindi mo ramdam. Either hindi mo ramdam kasi backslider ka. Wala ka pa doon. Pwede din naman galing. Mga bata. Kasi may tindihan. Eh, mas magaling mga Pentecost na lang. Ganun pa eh. Kaso peke rin yun. At sino, alam nyo kung sino pinaka-peke? Bagit ko kanina sa introduction. Mga bakla, di ba? Kala mo ang sasaya niyan? Napaka-peke, napaka-miserable buhay niyan. Ay, may buhay pinako. Paano mo nakuha yan? Binayaran mo lang eh. Misirabling buhay. Ganon din yung mga backstay, mga hindi ligtas, yung mga churches na yan, mga Pentecostal, kunwari, ganyan. Jesus, Jesus, ligtas ka ba? Eh, basta hindi ako gagawa ng masama. Ganon. Basta magtatangs lang ako, ligtas na ako. Ligtas ako kasi nagtatangs ako eh. Ha? Hindi naman yung sasabi yan eh. Pero iba, tinuturo yun. So ano pa? Alam nyo, kaya mas masaya talaga tayo mga Baptist. Iba kaya sila nagsasaya lang kasi tinutugtugan eh. Talagang naman mga tadag-dadag-dadag. Bahay-e-jeet! Masaya nila, pastor. Inaano sila parang bata, yun ang inuuto. Ako, pag nakita ko dito masaya si Rari, si Kuya Jun. Oh, may problema ako, pero saya pa rin. Yun ang totoong kasiyahan. Di mananakaw sa iyo yun. Amen? Amen. Masaya ba kayo dahil natawa kayo sa akin? Sana na yun naintindihan nyo. Again, ang totoong masaya yung hindi mo maagaw ba yung saya niya? Iba yung baliw ha? Iba yung baliw. Iba yung ano, yung talagang ano, may problema, pagsubok, pero nako, hindi ka maagawa ni demonyo ng kasiyahan. Sige, tapusin ko na. 'Di ako ha, kung kilala niyo ako, hindi niyo ako kilala dati. Hindi ako ganito. Kaya nga alam ko rin I'm ano eh, in the right place. Amen. Kasi dati takot din ako ng ganyan. Sarap pala mag-preach. Sabi mo, inihahangang, galing niyo mo, ano kaya gawin? Amen. Hindi mo mahirap eh. Pakatotoo ka lang. Amen. Last! Simple na to. Sabi dyan, for thou, Lord, will bless the righteous and favor will thou compass him as with a shield. Sorry, with favor. So, alam niyo yung shield? Ngayon, ang uso na ngayon sa mga palabas. Force field. Talagang hindi lang ganyan eh. Talagang buo. Eh, tama rin yun eh. Dito ata nakuha yun eh. Compass. Kasi pag sinang compass, talagang napapalibutan ka ng protection. Kaya ano yung last? Una, ikaw'y pinapakinggan. Pangalawa, malayo ka sa mga wicked. Pangatlo, yung kalaban mo destroyed. Pangapat, ikaw'y pinapabura. Nasa pabulkang place. Ibig sabihin, nasa magandang lugar, kalagayan.
Number 5, ikaw ay ginaguide ng Diyos. Number 6, you have genuine joy. Hindi ko pala nasabi yun, no? Have genuine joy. Rejoicing, asaya. At kita sa iyo yun. Amen? Amen. Pag inaano ka na, parang hindi nag-i-amen to. Parang hindi totoo sa kanya siguro. Kaya huwag ka rin magpaka-plastic. Kung talagang hindi pa, intindihin muna. At ang last, yun nga, protected and safe. Yun yun. Blessing ba yun? Kasi ang Diyos ang nag-bless daw, sabi niya, favor and pinapalibutan kanya ng shield. Ibig sabihin, wala na. Hindi naman yung kaligtasan mo, sigurado na yun. At even nga, minsan nausubukan din tayo, di ba? Nausubukan, nausubukan. Pero bandang huli, okay pa rin ah. Wah, inuta, hindi ka binaya, ano man yan. Ninakawan ka, gano'n yun. Ninakawan ka ng... Ano man yan? Ninakawan ka ng cellphone. Sana hindi ako manakawan ng cellphone, ha? Dahil ko cellphone dito. Ngayon, may nanakaw to. Meron pa akong tatlo. Anong gano'n ba? May buffer ka eh. Or, papalitan ng Diyos. Amen? Amen. Marami, sa Diyos naman lahat yan eh. Ano pa ang gusto ko sabihin? Yung mga kakarelate kayo. Wala, nawalan ako ng friend, nagtampo. Meron pa ako ibang friend. Protektado ka pa rin. Iba, hindi na kita kakausapin. Sige, sige, gawain mo, hindi ka kakausapin. Parang sinusumpa ka na, parang kala mo, papabagsakin yung mundo mo eh. Kaya ba nilang gawin yon? Matindi yan pag ano, tinitreat yung trabaho mo, di ba? Yung iba naman ay pag mausapan sa YouTube, huwag ganun eh. Babagsak ang Pilipinas, yung mga ganyan. Babagsak ng mundo. Wala ng trabaho, mayroon ng mga robot. Yan, mga tanga pala yung robot nyo ngayon. Bagsak na yung robot, alam nyo ba yun? Wala daw pala. Hinipe lang nila, wala naman bumibili. Ang dami nila investment, wala na. Ngayon, Nvidia, dati ganyan yun eh. Ngayon, tong. Eh tayo, wala tayong alam dun. Nilingkod lang sa Diyos. Tuloy-tuloy lang. Amen. Masaya lang, kahit nahihirapan. Amen? Amen, amen. Amen, Joshua? Masaya ka ba? Naisip ka ba? Iyan naman sa Diyos yan. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat. Gutom lang ata. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong I pray. Nag-enjoy ang bautisa. Nakita namin ang blessing ng righteous Panginoon at ang pabor. Sana ito'y binibigay nyo, I pray na i-desire namin to dahil positive to, pinangako nyo to. Nakita rin namin yung pattern dito. May righteous Panginoon, kayo pala nagbibigay niyan. At actually, paulit-ulit yan, di lang Psalms 5, but sa inyong salita. Nawa, i-desire namin yun. Kung meron mang nangaagaw dyan, sinasabi na mas masaya dito sa sanlibutan, mas masaya sa gala, sa... Ano man yung success sa kanila, victory sa pera, kung ano man yan, aksiyahan, friends with many, kung ano man yan, sinicelebrate sa libutan. Nawa, yung makita namin na matotohanan ng kasiyahan talaga nasa inyo, ang blessing pag kayo nagbigay, matibay, ito po hindi basta-basta lang nawawala, parang uso lang, naman, hindi na uso later, I pray na kayo pong... Kikilos sa aming Panginoon na ma-retain namin yung mga blessing din sa inyong salita pala. Yung pala ang blessing, yung salita, kung may natutunan kami, blessing yun. Dahil ito po yung mag... dahil natutunan namin yung salita, katotohanan, later magpipili pa kami, magde-decide kami sa tama na naman, and then dagdag na naman blessing yan. So I pray na lagi lang kami magpaka-righteous sa inyo, Panginoon. Gawin namin yung kalooban, hanapin namin, gawin namin, mag-stay kami sa inyong kalooban, Panginoon. So again, alalahanin nyo po kami mga napanalangin si Pastor Lito Lord na magkaroon siya ng sapat na lakas. Excited with the Lord, makakasama din namin dito. Kung hindi naman, Pastor June, aming anniversary, Panginoon, maging blessing sa bawat isa. And then, aming kakainin ngayon, Panginoon, magpalaan nyo rin sa lahat sa maganda. Fellowship namin, Panginoon, kayo magpala. Ibabaptize, Panginoon, gamitin nyo sila. Gabayan, Panginoon, kasiyahan din po, Lord. Sila po yung maging mga mabuting anak niya rin po, Lord. Magabayan sila. Ang paglaki, Panginoon. Ilang po, Lord. Kaya lahat in Jesus' name we pray. Amen. Amen.